So what's up guys, welcome back to my channel. Yan, so ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect itong Twitter dito sa dalawang speaker. Tsaka ituturo ko rin sa inyo guys kung paano natin maproteksyonan ang ating Twitter gamit lang ng kapasitor at tsaka resistor. Yan, so bago natin simulan guys, lubos akong nagpapasalamat sa inyo na umabot na po tayo ng 11,000 subscribers. Yan, so maraming salamat guys sa mga walang sawang suporta natin dyan. Thank you so much. Yan, so shoutout ko muna guys si Permen Rizare. Yan, mega shoutout po dyan sa mga bago natin subscribers. Thank you so much. Yan, so simulan na natin. So meron tayong dalawang speaker at saka isang Twitter. Yan. So ang tawag nitong na Twitter guys ay ito yung pinatawag na unit drive compression na Twitter. Yan, ito yung kadalasan na ginagamit sa mga malalaking sounds or mga disco mobile or mga battle sounds natin diyan. Yan, ito yung makikita natin guys. Yan. So bali ito yung Twitter natin guys. Na ginagamit na Broadway na 300 watts 8 ohms compression driver. Yan, mura lang po ito guys, nasa 650 sa mga electronic shop at meron din itong binibinta sa mga Shopee or Lazada. Ayan, so maganda ito gamitin guys dahil pang palakasan po ito yung kanyang high. Ito naman guys, ito yung tinatawag na plastic Twitter horn. So meron din itong fiber Twitter horn mga guys at meron ding aluminum Twitter horn. Ayan, so ito yung kasama niya dahil dito ikakabit yung driver natin. So ito namang sunod guys, itong speaker natin ay ito yung tinatawag na instrumental speaker. Dahil makikita natin na yung kanyang cone ay pang instrument. Pero guys, masasabi ko ay itong speaker nito ay all purpose po ito na klase na cone. Yan. Dahil makikita naman natin sa mga malalaking mga speaker ay yung mga live na nasa 1800 ay ang yung cone niya guys ay ganito yung forma. Papakita ko muna sa inyo guys kung ilan ba yung watts nito. So ito pala guys ay 12 inches na speaker. So papakita ko na yun guys itong watts niya. Yan. So bali ito yung brand niya guys na live. So meron po itong 8 ohms na 1200 watts program, 600 watts continuous. Yan. So bali ang normal watts nito guys ay 600 watts lang. Tsaka yung continuous program niya ay maabot ng 1200 watts. Yan, so malakas din guys. Kung pang midline lang. Yan, so sisipa din to guys. Yan, tsaka same lang po ito guys ng isang speaker natin. Dahil mapareho lang po ito sila ng brand at tsaka wattage. Yan, so pakita ko sa inyo guys. So same lang po sila na may 8 ohms, 1200 watts program to 600 watts continuous. Yan, so Live Electronics Corporation. Yan. So, yan po siya guys. So, bali guys, yung pag-wiring natin dito ay pagpakita ko muna sa inyo kung paano i-connect itong Twitter at saka itong isang speaker. Ganito lang po yung pag-connection niya mga guys. Yan. So, ito yung ating Twitter. Yan. So, bago natin i-connect yan, dapat lagyan natin to na protection itong ating Twitter dahil kapag idadirect lang natin to dun sa speaker natin ay masusunog po ito guys dahil ang coil na ginamit nito guys ay maliliit lang at saka nakadalawang label lang. Yan, so gagamit po tayo nito ng kapasitor at resistor. Yan, pwede rin tayo gagamit ng mga dividing network na mayroon ding binibinta sa mga electronic shop. Ayan. So, dito sa akin guys, gumagamit lang ako ng kapasitor at resistor. So, ito yung ginagamit ko dito guys na kapasitor na 3.3 UF GL tsaka 250 volts. Ayan. So, pwede rin din tayong gagamit ng 2.2 UF guys dahil may clear lang naman yung kanyang difference sa 2.2 tsaka 3.3.
So, ang meron ko dito guys ay 3.3 UF. So, ito muna yung ating isa sample para may ipakita ko sa inyo kung paano ba yung connection. Ayan, so ikabit lang natin to guys sa terminal ng Twitter. So, bali po push lang yun natin yan. Ayan, push dahil pasok natin tong wire. Ayan, dahil may butas po yan sa gitna guys. Ayan, so nakakabit na po yan. So, bali ang pagkabit natin guys ay nasa positive ng ating Twitter. Ayan, so ganyan po siya pagkabit. Bali, naka-series po itong resistor at saka kapasitor. Ayan. So, ang connection nito guys, ang dulo nito ay dito sa speaker natin na positive. Ayan, so nandito yung positive ng speaker mga guys. Ayan. So, kabit lang natin yan dito sa speaker. Ayan, sa positive. Kahit anong speaker guys. Basta doon lang natin ikabit sa positive ng ating speaker. Ayan, saka ditong negative ng ating tweeter mga guys. Kabitin natin ng wire. Ayan. Saka ang dulo naman ito ay dito sa speaker ng negative. Ayan. So, yan po yung koneksyon na ng Twitter to speaker. Kung isa lang yung speaker mo. So, at ang koneksyon naman nito guys, patungo sa ating amplifier ay ganito mga guys. Yan. So, ganyan po guys. Koneksyon niya. So, ang dulo nito guys, ito. Dulo nito ay patungo po ito sa amplifier natin. So, yan yung ganyan. Wiring ng isang speaker at saka isang Twitter. So, sunod naman natin guys at kung paano natin i-wiring itong isang Twitter tsaka itong dalawang speaker. So, ganito lang po yan guys. So, Twitter gamit ng protection patungo sa positive. Tsaka yung positive nito guys patungo dito sa isa nating speaker. So, dito rin natin yan ikabit sa positive. Kaya itong negative ng Twitter natin guys, connect natin sa isang speaker ng negative sign at saka gagamitin tayo ng isang wire patungo dito sa negative sign ng speaker natin isa. Ayan, so ito yung tinatawag natin na parallel connection ng speaker. So ang dulo naman ito guys ay patungo na sa ating amplifier. So ganito lang po yan. So yun guys, kabit lang po tayo ng wire sa isa pang wire sa positive tsaka negative ay itong dulo nito guys ay patungo na po ito sa ating amplifier. So yan po guys, yung ating isang Twitter nakakabit sa isang Twitter at saka nakaparallel sa isang speaker. So bali dalawang speaker ginamit natin, yung connection na ginamit natin guys is parallel connection. Yan. Makikita natin na itong dulo nito ay pagtungo na po ito sa ating amplifier. Ayan. So, sunod naman natin gawin guys, yung series connection ng ating speaker patungo sa ating Twitter. So, ganito lang po yan guys. Kapag naka-series connection po tayo guys, siyempre gagamit tayo ng dalawang speaker at saka isang Twitter. Ayan. So, ganito po yun. So, una, itong isang speaker natin, kabitan natin ng isang wire. So, dito natin ikabit sa negative ng ating speaker. Tapos, ang dulo nito guys, ay dito natin yan ikabit sa positive ng isang speaker. So, yan na po yung isang connection. Tapos, pangalawa, itong ating Twitter. So, bali yung Twitter natin, ito yung positive at saka itong negative. So, una tayo dito sa positive. Yung positive ng Twitter natin guys, meron yung protection na kapasitor at negative. So, ang connection niya guys ay dito natin yan ikabit sa positive ng speaker. Yan, so ikabit lang natin.
Nakakabit na po yung ating positive ng tweeter dito sa isang speaker. Yan, so tingnan maigim nga guys sa mga baguhan. Yan, so nakakabit na po yan. So sunod naman ay itong negative ng tweeter. So ito yung tweeter ng negative. Dito natin yan kabit sa negative ng isang speaker. So yan yung connection niya. Tapos sunod nating wiring ay wiring naman patungo ng ating amplifier. Ito na yung isang wire guys, patungo na po ito ng negative ng amplifier. Tsaka itong positive nga guys ay dito po yan makabit sa kakabit sa isang positive ng speaker. So ayan guys. So nakabit na yung positive. Yung positive guys, patungo na po yan sa amplifier. Yan ito. Yan. So, wiring ng series connection. Yan. So, itong tweeter, yung negative, nakakabit dito sa negative ng speaker. So, itong positive ng tweeter natin, ay positive, ay dito nakakabit yan sa isang speaker ng positive. Tapos, itong speaker, isa, ay nakakabit tong negative patungong positive. Yan. Tsaka yung itong negative, tsaka positive na isa ay patungo na po ito ng amplifier. So, yan ang dalawang klase ng pag-tap ng speaker. Naka-parallel or tsaka series connection. Yan. Pero, recommend ko sa inyo guys. Yan. Recommend ko sa inyo. Gumamit lang po kayo ng series connection ng speaker. Kapag yung amplifier nyo ay mataas yung wattage, tapos yung speaker nyong dalawa ay maliliit ng watts. So, i-series nyo lang po yan para malakas yung kanyong speaker nyo para hindi masunog. Yan. So, yan po yung technique guys kapag maliit lang yung watts ng speaker natin. Yan. Dapat i-series natin. Or depende lang po yan sa inyo guys kung ano yung gusto niyo na connection. Yan. Subalit yung kwan guys, parallel ay pang 4 ohms na po yun. 4 ohms connection. So yan guys. Yan. So recommend ko sa inyo na gumamit po kayo ng parallel connection ng speaker. Yan. Dahil yung parallel connection guys ay pag pinagsama yung isang speaker at saka isang speaker ay magiging 4 ohms na po yan. Yan. So yan kadalasan yung connection guys ginagamit sa mga mobile na nakaparallel yung speaker tapos yung isang tweeter. Yan. So yan na po guys. Sana nakatulong tayo sa mga baguhan dyan. Lalo na yung mga hindi pa nakalam ng mga connection tulad nito. At kung nagustuhan mo itong video na to, yan, huwag magkalimutan mag-subscribe. Hit din ang bell button para ma-update tayo sa mga bago nating videos. Ayan, so maraming salamat guys at saka God bless.